Eusebio. So guys, samahan niyo akong pumunta sa Batangas City. Bale, itong sasakyan na ginagamit namin is pupuntahan namin yung may-ari nito, sila bossing dyan, para doon kami magpapa-change oil. Yes, doon kami magpapa-change oil kasi kailangan makita ng may-ari yung sasakyan, kamusta na, dahil ilang months din kami hindi nakakadalaw doon. So yan ang aking driver, ang aking asawa, daddy. So yan, let's go. Samahan nyo kami guys, tara! So yan guys, nandito pa rin tayo sa Skyway Alabang. Dahil medyo late na kami nakaalis, kaya I don't know kung ano oras kami makakarating doon. Siguro mga tanghali na. Yan, papakita ko lang sa inyo guys kung anong itsura ng pagbiyahe pag mga gantong oras papuntang Batangas City, kung matraffic ba or hindi matraffic, at titignan rin natin kung anong weather doon. Katulad dito sa Alabang, sa Cavite, medyo maaraw pa rin naman dahil ang sabi sa balita is paparating pa lang naman daw yung bagyong Betty. So hopefully lumihis siya kasi mahirap pag may bagyo, di ba? So yan guys, nasa S-Lex na tayo guys. So kung makikita nyo, medyo marami ng sasakyan at continuous pa rin naman yung biyahe. Hindi pa naman ganun ka-traffic, pero mapapansin nyo guys, ayan, parang medyo nagta-traffic na dun bandaon sa unahan. So hopefully kahit maraming sasakyan, continuous flow pa rin yung biyahe natin kasi medyo tanghali na nga tayo. So yun guys, naghahanap kami guys ng McDonald's, pinakamalapit na McDonald's dito sa S-Lex kasi hindi pa kami nagbe-breakfast. So malamang sa malamang maaabutan kami ng tanghalian nito papuntang Batangas City. So might as well na kumain muna kami before makarating man lang sa Batangas para at least okay yung biyahe namin, okay yung feeling, di ba? Mahirap naman kasi pag nagda-drive ng utom. So yan, may nalampasan na kami actually sa first stop ng Shell. Meron nung Jollibee tsaka KFC, kaso dahil budget muna tayo guys, dun muna tayo sa mix and match ng McDo. So yan, wait natin kung may madadaanan pa tayong McDonald's. So yun guys, approaching na tayo sa McDonald's. Dito tayo sa Petron Banda. Ita-take out na lang namin para at habang nagbebiyahe kakain kami. Kasi pag nag-dine-in pa, medyo matatagal na kami. Dahil past 11 a.m. na kasi. Burger King dun banda. May Jollibee din pala. So, maraming kainan dito, guys. So, ayun. Drive-thru kami ng McDonald's. So, guys, hindi kami natuloy mag-drive-thru sa McDonald's dun sa bandang Laguna dahil masyadong mahaba yung pila at malilate na kami, sobra kinabossing. Baka hanapin na kang mag-aalanganing oras na talaga. So yan, maghahanap na lang kami guys. Hahanap na lang tayo guys ng makakainan. Marami namang makakainan bandang Batangas. So possible nito. Doon lang kami magkakaligid yan. So guys, naalala nyo guys yung dati kong vlog. Nagpunta kami sa Splash Island. So dito yan guys. Yan yun. Splash Island. Sobrang ganda dyan guys. As in, try nyo. So guys, next stop ulit tayo guys, may McDonald's pa rin dito. So hopefully guys, medyo konti lang ang tao dito dahil hindi naman masyadong crowded yung mga sasakyan. Hopefully
hopefully, konti lang yung sa drive-thru sa McDo. So, let's see. Para makakain na rin kami, guys, di ba? So, guys, hindi mo tayo nag-stop over ulit sa drive-thru ng McDo dahil medyo mahaba rin pila. Kaya, dire-diretso ulit tayo, guys. So, tingnan natin kung makakadaan pa rin tayo ng another McDo or siguro karinderya na lang para mas mabilis. Dahil nandito pa rin kami sa S-Lex, Laguna. Yeah. So, guys, we're now approaching Calamba. Calamba, Laguna. Di, anong tawag doon? Anong ano yun? Bundok? Okay. So, medyo bumabagal na, guys, yung flow ng takbo ng mga sasakyan. Kasi tanghaling, ano na, tanghaling tapat na. At nakakasabay na natin yung mga malalaking truck. Pero di ba dahil may mga sariling daan ng truck? So, yan. So guys, another toll gate na naman tayong madadaanan, guys. So yung dinaanan nating toll gate kanina, guys, wala na yun. Wala na yun. So yun, guys, kanlubang ano na tayo? Kanlubang Laguna. So lahat, guys, ng mga toll gate ngayon, kung saan na tayo mag-exit, doon na lang may toll gate. Kasi doon sa dinaanan natin kanina, di ba dati may toll gate doon? So, wala na yun, guys. So, mamaya, papakita natin kung saan tayo magkakaroon ng another toll gate. So, medyo malamang medyo malayo pa yun. So, dyan, guys. I think dyan yung daan papuntang Tagaytay. Dyan. So, Turbina Real na tayo. Going to Batangas na tayo, guys. Turbina, Calamba. Is papuntang next ride na papuntang Turbina, Calamba. So, dire-diretso tayo, guys, dahil papunta naman tayong Batangas City. Dadaan pa tayo din sa Star Tollway. So, guys, papakita ko sa inyo, guys, kung yung sa Star Tollway na sinasabi nila na dire-diretso daw yung daan doon dahil nga wala masyadong malawak yung daan doon, guys. So, kahit maraming sasakyan, hindi naman siya talaga nagtatraffic. So, guys, ayan. Ayan, guys, mga Palos Baños, Calamba, ayan, yun ang dati. So, dito tayo ngayon. So, kung makikita nyo, guys, maganda yung daan. Maraming puno. So, talagang maganda sa mata kasi punong-puno ng mga puno. So, yeah. Parang daan lang, guys, nung nagpunta kami ng Zambales tsaka Pangasinan. So, parang ganito lang din yung pinakadaan. May mga bahay doon din. So, makikita niya ako ng mata.
sabi kong Star Tollway. Yan, kung makikita nyo dyan. Welcome, Star Tollway. So, ito yung sinasabi ko, guys, na dire-diretso na yung daan natin, guys. So, kahit madaming sasakyan, parang bihira lang yata mag-traffic kasi nga malawak naman yung daan. So, meron tayong three-way na daanan. Pero yung dito banda sa gilid is medyo maliit. So, parang two-way pa lang. Dalawang lane lang. Actually guys, medyo makulimlim kung makikita nyo yung langit, di ba? Medyo madilim. So hopefully, hindi tayo abutan ng ulan. Katulad nung last time na nagpunta kami dito, parang umulan nun eh. Pero hindi naman masyadong matagal. So yun. So guys, keep safe sa mga lugar na matatamaan ng talagang matatamaan talaga ng bagyong Betty. So keep safe tayo guys. Actually lahat ng tao guys, keep safe tayo. Huwag tayong lumabas, huwag tayong lumabas kung saan man tayo pumunta. Layo tayo sa mga dagat, iwas muna sa mga ligo-ligo ng dagat dahil nga iwasan natin yung mga tsunami dahil nga sinasabi nila na Typhoon Betty is super Typhoon Betty na sinasabi nila. Pero ang sabi nga nila guys, lumihis siya. So yun nga guys, kung nung nakita kasi dun sa may parang satellite na ano, kung paano siya tingnan, kung saan nasa na yung bagyo. Nung una kasi parang akala natin is lumihis siya. So ang last na balita is parang papasok siya ng Philippine Area of Responsibility. So hopefully guys, ayan, ingat na lang talaga. Hindi rin kasi natin masabi kung gaano kalakas yung bagyong Betty. So ayan, ingat na lang tayo at iwas tayo sa mga dagat muna. So yun guys, malamig na dito guys. Malamig na ang papuntang Batangas City. At ayan na guys, umaambon na actually, umaambon na.
pwede kang duman sa kabila, pwede rin dito. Dito or dito. Ayan guys, kung makikita nyo na yung pinakaan ng Batangas City. Ayan, nasa Batangas City na tayo guys. Batangas City. Na tayo sa Star Tollway, sa toll gate. At going muna tayo sa Batangas City LTO dahil may ibababa lang kami mga kalakal. So kung makikita niyo yung mga kalakal na nandiyan sa mga yeah. So we're here na. At bago kami pumunta kina Bossing, ayan, bababa muna namin yung mga dala naming gamit. Galing kina Boss Baldo. Medyo malapit lang naman. So, dito banda guys, medyo traffic kasi medyo maliit na yung kalsada. So, ito parang ginagawa pa lang yung ano. So, ito yung sinasabi nila guys, rotonda. So, dito tayo. Kakanan tayo ngayon. Papuntang LTO. Not exactly talaga guys na LTO talaga kasi sa bahay lang nila Boss Bando. So yun yung parang pinaka landmark kasi papuntang bahay nila sa malapit sa LTO daw.